Iya. Ganyan. No? Ganyan. Tapos lalagyan na naman natin ng kunting oil, mga bebe. Ayan, kunting oil. Ikalat-kalat ang oil. Tapos, maglalagay na naman tayo ng konti. Ayan. Tapos ilagay naman natin ito. Ito naman ang ilagay natin, di ba? Kanin naman. Ayan. Tapos lalagyan. Welcome back to my YouTube channel and today's vlog. Napansin niyo siguro kung nandito lang ako lagi sa bahay nagba-vlog at puro kain-kainan na ng portion ang ginagawa natin, luto-lutuan portion. Kasi po, nowadays, dumadami po ngayon ang crown. Kaya, hindi talaga ako lumalabas, di kami lumalabas. Unang-una, mahina yung resistensya ka ng jowa bells ko. And hindi talaga kami makalabas. Ayoko rin kasi siyang mahawa dahil hindi maganda yung mahahawa siya ngayon, time na to. So, gusto ko lumakas muna yung resistensya naming dalawa bago kami lumabas. Kasi ngayon po taglamig, as in maraming marami talaga yung bakterya sa labas. Naglipa na. Kaya dumadami yung bilang talaga ng mga crown dito. As in, natatakot talaga kami. So, nag-prefer na lang ako ng kakainin ng mga vlogs ko na kinakain na lang dito sa loob ng bahay at least. Kahit sa inyo dyan sa loob ng bahay ninyo, may natututuhan kayo ng mga pud-pud-budan ng mga Japanese. Katulad nito, ang gagawin natin ngayon ay tungkol sa ating jajajajan! Tamagoyaki! So, let's start na sa ating ingredients at sa ating procedure. Pero po, alam nyo po, ang mga ginamit ko pong mga ingredients is yung pwede rin nyo pong gamitin dyan sa Pilipinas na hindi lang po yung nagagamit dito sa Japan. Kasi karaniwan po, pagka bumili ka ng mga produkto ng Japan sa Pilipinas, mahal, diba? So, yung kung ano lang po yung meron tayo sa, ano, sa rep natin or sa lalagyan natin, mga asin, mga paminta, or yung mga dahon ng sibuyas, pwede na po yun. Actually, hindi naman po kailangan ng talagang pangmayaman na tamagoyaki. Simple tamagoyaki is okay na po. Pwede po yung ulam, pwede rin po yan na ano ba ang tawag dito, yung pulutan ninyo sa ano, pag nasa lab lang kayo ng bahay, inom ha, huwag kayong iinom sa labas. Okay, let's start sa ating ingredients at sa procedure natin. So, let's start with our tamagoyaki. So, what is tamagoyaki? Tamagoyaki is itlog na piniprito. Yaki is piniprito or ano, basta piniprito siya. Yun yun. So, kailangan natin ng itlog. Ito ang tawag, ay, tamago. So, tamagoyaki. Pipirituhin na lang natin ang ibig sabihin nun. Meron tayong toppings dito. Cheese with, ano ba to? Dahon ng sibuyas. Tapos ngayon meron tayong bacon. Bacon or ito yung kani. Kani ang tawag dito, di ba? Ngayon, pwede mo itong, meron po nabibili nito ngayon sa Pilipinas. Ginagawa siya, sinihalo siya sa salad, di ba? Okay. Kailangan din ako ng konting gatas. Actually, pwedeng tubig talaga, pero napili ko gatas. So, konting sugar. Matamis ang tamagoyaki. Medyo matamis siya. So, meron tayong salt and pepper. So, let's start natin gawin to. So, ang unang gagawin natin ay yung tamago natin ay anuhin na natin bago lumipas ang panahon. So, ganyan. Apat na itlog ang gawin natin. 4 eggs para marami tayong magawa. Maluto. Diba? 4 eggs. Yan. Tapos, lagyan natin ng asin. Asin na natin yan. Medyo maraming asin. Tapos, lagyan din natin siya ng pepper. Ako nilalagyan kong pepper. Sorry na lang kayo. Yung iba hindi nilalagyan ng pepper, ako nilalagyan ko. So, susunod naman natin ay konting sugar. Konting sugar, no? Actually, hindi talaga sugar. Kaso lang wala kayo noon sa inyo, sa Pilipinas. Kaya ay na lang ilalagay natin sugar na lang. Tapos, konti natin, lagyan natin ng konting garas.
Yan. Konting gatas lang, no? So, ang gagawin natin dyan, let's beat it. Like Michael Jackson, let's beat it. Beat it. Diba? Yan. Napakadali lang niya. People, 10 minutes tamaguyaki na naman tayo. So, ay, di ba pala siya naka-on? So, dapat i-on natin siya. Hindi pala to. Okay. Ibibirit natin siya, no? Ganyan. Pwede naman ninyong ibit lang siya talaga. Pero gusto ko kasi ganyan. So, let's start. Papapaano tayo makakagawa ng tamaguyaki. So, kailangan ang kaldero natin ay ganito siya. Look! Kailangan ganito kasi pag fry pan ang ginamit natin, hindi tayo makakabuo ng magandang tamaguyaki. So, itong gagamitin natin sa tamaguyaki. Ne? Okay, wait lang ha. So, first, open your kalan at ilagay na natin ito. Ngayon, pag gagawa po tayo ng tamaguyaki, dapat medyo mainit siya ng konti. Ganyan. Tapos lalagyan po natin ng konting-konting mantika lang, no? Kailangan natin itong painitin. Painitin natin siya. For the sake of our friendship. So, ganyan siya, no? Ganyan. Initin natin. Okay. Tapos hihinaan naman po natin ulit siya. Hihinaan natin siya. Ganyan. Tapos lagyan natin ng konting oil. So, yung oil natin dapat kumalat to, no? Para yung tamaguyaki natin is talagang umu-effect siya. Okay. Umusok-usok pa to, diba? Kasi may mantika siya. Okay, first, ang gagawin natin dyan ay ilagay natin ang ating itlog. Hinaan natin dapat, no? Patay-sindi, pwede naman. Yan. Yan ang itsura niya. Hinaan natin. Tapos ilalagay na po natin dyan yung dito tayo maglagay. Dito. Yan. Tapos, lagyan natin ng cheese. Lumalabas yung mantika ng ano. Yes. Yan. Okay? Paglagay mo ng ganyan, o, diba? Bumababa pa siya. Ang gagawin natin dyan ay ipupush. Yan. Ganyan. No? Ganyan. Tapos lalagyan na naman natin ng konting oil, mga bebe. Yan. Konting oil. Ikalat-kalat ang oil. Tapos, maglalagay na naman tayo ng konti. Ilagay naman natin ito. Ito naman ang ilagay natin, di ba? Kani naman. Yan. Tapos lalagyan na naman natin ng cheese. Lalagyan na naman natin ito. Tapos, ikot-ikot natin ito. No? Yan. Alam mo, first time ko itong magtamaguyaki. Hindi po ako professional dito, kaya pasensya na lang din po kayo. Yeah. Ganyan. Kailangan initin pa natin mabuti. Malambot siya. Okay. May tinatapon dito. Mantika. So, ganyan. Ayan. Ayan, ganyan na lang siya. Para hindi halatang hindi ako magaling magtamaguyaki. Ganyan. Ganyan ang itsura. Okay. Tapos maglalagay na naman tayo dyan ulit ng mantika. Tapos lalagay na naman natin siya nito. Mas masarap to kapag yung medyo malambot-lambot siya.
ang dalawang bacon. Diba? Madali lang siyang gawin, mga bebe. Ikot-ikot natin siyang ganyan. Hindi talaga sa lahat ng hindi ko talaga kayang gawin is yung tamagoyaki, bebe. Hindi talaga ako perfect dito. Ewan ko ba kung bakit. Kaya pinili ko siyang gawin kasi hindi nga ako perfect. Okay ba? Hindi rin talaga ako perfect dito. Kaya ito yung ginawa ko. Para ma-perfect ko na siya. Hindi pa rin talaga. Lagyan natin sa ilalim para hindi halata. Okay. Hindi talaga ako perfect. Oh. Nagka-candid siya. Oh. Ganyan na siya. Pwede na rin. Kung i-scorean mo to, 2%. Diba? Okay. So last, ang last natin gagawin ay magmantika ulit tayo. Yan ang tamagoyaki. Sa atin kasi uso yung ano sa atin, 'di ba? Anong tawag dito? Todo na natin. Sa atin uso ang ano ba 'yon? Yung binating itlog. Dito kasi hindi uso yung binating itlog, mga bebe. Uso dito tamagoyaki. Diba? Kaya ilagay naman natin ito. Kanin naman. So sama-sama na ang lasa niya. Diba? Kanin. Lagyan natin ito. Todo na natin ito kasi last na. Diba? One eternity later. Okay guys, ito na nakagawa na tayong tamagoyaki natin, no? So ang gagawin natin dyan, hihiwain na natin siya. Diba? Yeah. Wow. As in marami siyang laman sa loob. 'Di ba? Wow, perfect. Jereng! Wow! Ba? Perfect siya. So ilalagay natin siya sa lalagyanan. Let's put in sa lalagyanan. Tamagoyaki special. Wow! Pwede natin itong ulam sa kanin. Pwede natin itong ano ha, para sa mga bata. Masarap to. Boys and girls kasi. Ito po ay hindi siya maalat, hindi din siya matamis na matamis. Sakto lang din po siya sa ano, sa lasa natin. Ito talaga ang tawag na tamagoyaki ng Japan. So, let's try and eat. Ching! Let's taste it. Taste it. Kung ano po ang lasa ng tamagoyaki na rin. Mmm! Ah! Naloka ko sa'yo! Sana ay nakapulot kayo ng matututuhan dito sa vlog ko ngayon. And ang tamagoyaki ay very popular po sa Japan yan. So sana po hindi po ako ganun kagaling magawa ng tamagoyaki. Pero I think nabuo ko po siya ng maayos. And ano pa ba?
And ito na uulamin ko tong sa mamaya dahil hindi pa rin ako nag-dinner. Ayan. And sana ay nag-enjoy kayo. Lagi kayong healthy and malayo sa sakit. See you on my next vlog. Bye!